Ito pong pag-uusapan natin ang pagtatalaga po ng ating mahal na Pangulo sa ating Department of National Defense at Department of Health ng mga bagong sekretary. Walang iba tayong tinutukoy kung hindi ito pong si Attorney Gibo Chudoro. Ayon po sa Facebook post ng Presidential Communications Office, itinalaga na nga po ng ating mahal na Pangulo si Attorney Gilberto Chudoro bilang Secretary of Department of National Defense at si Dr. Teodoro J. Herbosa, parehas pa sila ng pangalan, as Secretary of the Department of Health. Akalain mo, junior na naman ngayon ang naitalaga bilang Secretary. Ito po sa particular ng National Defense, ano? Junior na naman. Mukhang talagang napupuno ng junior ang Marcos administrations. Coincidence lang ba yan? O talagang pagka mga junior ay mga matatalino? Aba, wala akong junior, ha? Kayo ba? May mga junior ba kayo? But anyways, puntahan natin ang particular na balita. Basahin ko po, ano? Ito pong napakahabang balita ng Presidential Communications Office. Sabi po dito, PBBM appoints Gilberto Chudoro to DND, Ted Herbosa to DOH. Naalala ko nung mga nakaraang buwan na tayo po ay nagtatalakay kung sino ba ang maaaring maging Department of National Defense Secretary. Hindi tayo nagkamali. Ang pinili ng ating Pangulo, si Attorney Gibo Chudoro. Pero ang iniisip ko dito, ito ay tauhan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero siguro naman, mas matimbang po sa kanya ngayon ang paglilingkod sa bayan. Siyempre, naniniwala na rin siguro ako. Gusto ko nang kumbinsihin ang aking sarili na ang kanyang loyalty ay para sa bayan at sa kasalukuyang Pangulo. Sabagay, wala naman pong ebidensya na ito pong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay naghahangad ng hindi maganda para po sa ating mahal na Pangulo. Ang naging kontrobersiya sa mga nakalipas na araw naman ay walang kaugnayan sa posisyon bilang Pangulo kung hindi yung naging rumors ng allegedly kudita dyan po sa kamera kung saan parang naging ingay na napatalsikin ito pong si Speaker Martin Romualdez at palitan di umano nitong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero lahat po iyon ay mga chismis-chismis lamang. Ang mahalaga, sa kasalukuyan, mukhang talagang pinaninindigan ng ating Pangulo na whatever it takes, dapat hindi mabiyak ang unit team. Alam din naman kasi natin mga tol na itong si Attorney Gibo Chudoro, isa sa kadahilanan kung bakit ito napunta sa unit team ay dahil din po sa ating ikalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Malapit na malapit ang bagong kalihim na si Attorney Teodoro sa ating ikalawang Pangulo. Pero wag na tayo masyadong mag-alala. Ako, naniniwala ako na matalino ang ating mahal na Pangulo at natitiyak ko na hindi pagsisisihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatalaga dito po kay Attorney Gibo Chudoro bilang kalihim ng Department of National Defense. Alamin natin ngayon, ano ba ang mga accomplishment? Ano ba ang background nito pong si Attorney Gibo Chudoro base po dito sa balita ng Presidential Communications Office? Sabi po dito, Teodoro has extensive experience. Napakalawak daw po ng karanasan nito pong si Attorney Gibo Chudoro sa pribado at pampublikong sektor. Siya po ay nanungkulan bilang three-termer member ng Kongreso. Siya po ay congressman ng 1st District of Tarlac. At saka naitalaga po siya, hindi po maikakaila ito, ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Secretary of Defense sa kanya pong pamamahala. Ito pa, sabi pa po rito, siya po ang pinakabata na naging Secretary of National Defense sa edad po na 43 taong gulang lamang. Aba, napakagaling. Pero inyo, kaidaran ko lang pala noon si Attorney Gibo Chudoro, pero
naging DND secretary na. Pwede palang maging secretary si Top One. Joke lang ha. Joke lang, nagpapatawa lang ako. Gusto ko lang i-convince ang sarili ko na ito na nga ang katotohanan, secretary na si Attorney Guybo Chiodoro. O sabi pa po rito, he also assumed the role of chairman of the National Disaster Coordinating Council during his tenure as Secretary of Defense. Eh syempre, ang tawag po kasi dyan is parang automatic na magiging chairman ka kapag ka ikaw ang secretary ng Department of National Defense. Automatically, ikaw na rin yung chairman ng National Disaster Coordinating Council or NDCC. Sinabi pa rito sa balita, nakatapos po siya ng degree in commerce, major in financial institutions mula po sa De La Salle University, Manila. At siya po ay nakapagtapos ng abogasya at graduate bilang top sa kanyang class sa University of the Philippines. Napakagaling pala talaga nitong si Attorney Guybo Chiodoro. At siya po ay nakatamo ng pinakamataas doon po sa pagpasa sa bar examinations noong 1989. Aba, si Attorney Guybo Chiodoro pala ay dapat tinatawag originally na top 1, hindi si Randy Navaira. O kasi top-notcher po siya sa bar examinations. Sabi pa po dito, he further his legal education by obtaining a master's degree in law from Harvard University. Napakagaling talaga ni Attorney Guybo Chiodoro. Ano, kaya sayang talaga hindi po siya naging senador eh. Ang mahalaga, sa kasalukuyan, siya ngayon ay bahagi na ng Marcos administrations bilang Secretary of DND. Sabi pa po dito, throughout his career, Teodoro has received numerous accolades for his leadership and academic excellence. Notably, he was recognized as Leadership Awardee and Seminar Academic Excellence Awardee during his time at the Air Command and Staff College, Air Education and Training Command, Philippine Air Force Command and Staff Course in 2001. In 2003, he attended the Joint and Combined Staff Officers Course Class Number 1 JCSC in Camp Aguinaldo, where he was honored as a leadership awardee. Grabe talino nitong si Attorney Guybo Chiodoro. Mukhang saksakan ng talino to. Dapat top 1 ang tawag sa kanya. O, tuloy natin ha. Sa kabilang dako naman, ito naman pong si Secretary Herbosa ng Department of National, I'm sorry, ng Department of Health ay parang napakalawak din po ng karanasan. Hindi pala parang, napakalawak po ng karanasan at kanyang kagalingan sa larangan po ng kalusugan. Sabi po dito, brings with him a wealth of experience and expertise in healthcare systems, public health, hospital administrations, emergency and disaster medicine. He obtained his medical degree from the University of the Philippines, Manila, and holds a bachelor's degree in biology from the University of the Philippines in Diliman. Parehas palang taga-UP, ito pong si Dr. Herbosa at saka si Attorney Guybo Chiodoro. Dr. Herbosa's educational background also includes an international diploma course, nakalimutan kong banggitin, nalagpasan ko. Graduate nga siya ng biology sa University of the Philippines. Ay hindi, nabasa ko na pala. Nawala lang sa isip ko kaagad. O, ituloy natin ha. Meron po siyang international diploma course in emergency and crisis management from the University of Geneva and postgraduate studies in medicine from the Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University. Ang lulupit nila, no? Mga international school ang kanilang pinagpursuhan ang kanilang mga pag-aaral. Si Attorney Guybo Chiodoro sa Harvard University, samantala ito namang si Dr. Herbosa sa Geneva at saka sa Tel Aviv University. Sabi pa po dito sa balita, he previously served as an undersecretary at the Department of Health
from 2010 to 2015. Nako, dilawan. Eh, alam niyo naman sa kasalukuyan, wala naman pong pinipiling kulay ang ating mahal na pangulo, ang kanyang pamantayan sa pagtatalaga ng mga makakasama sa gobyerno ng Marcos Jr. Administrations ay kung ikaw ang pinakamagaling, kung ikaw ay merong pagmamalasakit, hardworking, at nagnanais na magsilbi sa ating gobyerno o sa publiko. Lahat po iyan, makikita natin siyempre kay Attorney Gibo Chudoro, pero itong si Dr. Herbosa, inuulit ko, bago lang po sa aking pandinig ito. O, sabi pa po rito, nasaan na ba yung binabasa ko? He also held the positions of former Undersecretary and concurrent Regional Director at the DOH National Capital Regional Office. From October 2017 to April 2021, Herbosa served as the Executive Vice President of the University of the Philippines System. O baka mga taga-UP ha, yung mga taga-UP dyan, yung mga mag-aaral, particular. O konting hinay-hinay kayo sa pagtira sa Marcos Jr. Administrations. Ang dami-dami ng mga taga-UP ang nakatalaga ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ang inyong eskwelahan. Kaya nakakasama ngayon sa gobyernong Marcos Jr. O, he has held various key positions including Chief Division of Trauma at the Department of Surgery, Philippine General Hospital, Chairman of the Board for Physicians for Peace Philippines, and third Vice President of the UP Alumni Association. Herbosa served as Professor in Emergency Department at Hospital University Kebangsaan in Kuala Lumpur, Malaysia. Ang galing ano? Nagturo din pala siya sa Malaysia. And at the National University of Malaysia, he has also been involved in numerous international roles and collaborations, including serving on the board of directors for the World Association for Disaster and Emergency Medicine. And blah, blah, blah. Napakarami nito. In short, mga tol, itong napili po ng ating mahal na Pangulo para po sa Department of National Defense at Department of Health, mga natatangi po ito. Mga magagaling na individual. Ang panalangin na lamang po natin, yung kagalingan, yung kataniluhan po nila, eh sana kaakibat po niyan ang tunay na malasakit para sa bansa at sa sambayan ng Pilipino, katulad po ng ipinamamalas ng ating mahal na Pangulo. Sa latest vlog ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya, ginagawa niya ang paglilingkod sa taong bayan at sa bansa, hindi para sa kanyang legasiya, kung hindi para sa bansa at sa sambayan ng Pilipino in particular. Susunod na lamang yan eh. Kapag ka gumagawa ka ng mabuti, syempre yung mga mabubuting ginawa mo na yan, magiging legasiya mo yan. Pero let the Filipino people say na ikaw ay magaling, ikaw ay talagang nakapaglingkod ng maayos sa bayan, kaya ito ang iyong legasiya. Sana kayo na mga bagong appoint ng ating mahal na Pangulo, si Attorney Gibo Chudoro, I remember, tuwang-tuwa ako nung nabati ko ito ng kanyang kaarawan sa Facebook page niya. Hindi ko alam kung siya mismo yung sumagot doon sa ating pagbati. Ang sabi niya, thank you, top one. Pero hindi naman ako kilala nitong si Attorney Gibo Chudoro. Marahil nakita niya lamang yung pagbati natin sa kanyang kaarawan ng mga panahong iyon. Kaya napasamalamatan po tayo down sa ginawa po natin pagbati sa kanya. Ang mahalaga ngayon, sana mga tol, kina Secretary Gibo Chudoro at Secretary Herbosa, maging matapat po kayo sa inyo pong mga tungkulin. Huwag nyo pong pababayaan ang ating mahal na Pangulo. Higit sa lahat, huwag nyo pong sisirain ang tiwala na ipinagkaloob po sa inyo ng mahal nating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga, lagi po nating sinasabi dito, kung sino ang mga pinagkakatiwalaan po ng ating mahal na Pangulo,
ay pagkakatiwalaan din po natin. Congratulations kina Attorney Gibo Chudoro at Dr. Teodoro Herbosa sa pagkakatalaga po sa inyo bilang kalihim ng National Defense at ng Department of Health. Congratulations po sa inyo. O bago tayo dumako sa panibagong topic po natin kay Attorney Glenn Chong, ano ba ang masasabi ninyo sa pagkakatalaga dito po kay Attorney Gibo Chudoro at kay Dr. Herbosa? Paki-comment nyo lamang ang inyong mga opinion, kuro-kuro o mga personal na mga biases po ninyo. I hope pabor po iyan para po kay Attorney Gibo Chudoro at kay Dr. Herbosa. Kasi may kanya-kanya po tayong biases. Marami pong naghahangad, for example, na matalaga bilang Secretary of Health itong si Dr. Willie Ong. At hindi nga po nangyari yan. Kaya suportahan na lamang po natin kung sino-sino po yung pinagkatiwalaan ng ating mahal na Pangulo. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento bago po tayo dumako dito po kay Attorney Glenn Chong.